Linawin natin kung mayroon nga ba nga pros coin sa mga BSP seal. 5 piso, kagaya nito nga 2013. Impormasyon para lang sa inyo. Okay guys, lilinawin natin kung meron nga bang mga frosted coins dito sa mga 5 piso BSP series coins. Meron tayong example dito na year 2013. Ito kasi yung isa sa aking na hawak na talagang masasabi mong yung katangian ng isang frost coin ay nasa kanya. No? Pero bago lang natin ituloy ang ating paliwanagan, huwag po ninyo kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell para palagi kayong updated. Kaya kung meron man sa inyo na mayroong gantong hawak, ano, tignan po ninyo mabuti. Ayan yung kanyang appearance, yung reverse niya. Mapapansin mo yung tinatawag na cartwheel effect na makikita mo rin sa mga mint luster coin. Diba? So, paano nga ba natin madi-distinguish kung ang isang 5 piso na kagaya nitong 2013 na ito ay mga frost coin? Meron po tayo dito ng dalawang NGC, no? Isang 5 piso at isang 1 piso NGC. I-compare natin siya kung makukuha nga ba ng 5 piso 2013 yung katangian na isang frosted coins. Kasi meron nagsasabi na walang frost coin, di ba, sa mga BSP series coins. At yung iba naman nagsasabi meron. Kasi nga, kung titignan mo itong isang 2013 na ito, halos frosted coin siya, no? Tingnan niyo pong mabuti. At dun sa mga hindi pa masyadong familiar dito, ano, panoorin po ninyo yung mga video natin nakaraan at marami po kayong impormasyon na makukuha. Ganon din dito sa NGC 1 piso na frost coin. Kuha niya yung taglay na katangian ng 2018 frosted coin. Ang naging problema lang kasi guys, itong mga 2013 5 piso na parang halos frosted coin ay wala kasing record sa n.numista.com. Ayun po yung ating magiging problema dyan. Kaya po, nagiging hati yung opinion ng mga nagko-collect at yung mga nag-aaral sa mga variation na ang mga barya. Siyempre, sasabihin nila ay wala naman record. Nga lang, ang katwira naman dyan guys, hindi naman po lahat ng merong record sa mga catalog na mga coins ay nandoon. Yung iba dyan late na nila na di-discover at saka lamang nila pinapa-update na mga miyembro. Kaya kayo po ang tatanungin ko sa pagkakataon na ito, no? Bago nyo po ako tanungin, kayo naman ang tatanungin ko dito. Para lang sa ganun guys, matuto po kayo na magbigay ng opinion about sa mga variation. Ito simple lamang ito. Andiyan na po yung prueba natin. Pinakikita ko na sa inyo. Yan yung katangian ng 2013. Andiyan yung cartwheel effect. Nasabi ko nga ay makikita mo lang sa mga mint luster coin at mga frosted coin. Ito kasi mga frosted coin ay special ang mga pagkakagawa nito. Pero kasi ito ang tinatawag na sandblasting sa kanyang pagkakagawa. Yun yung standard no, sa pagkakagawa sa Amerikano. Meron silang tinatawag na sandblasting. Kaya nagiging frosted ang isang barya. Alright guys, asahan ko po ang inyong magiging opinion at komento sa ating content ngayon. God bless you all. Out muna tayo.